Tiniyak ng Department of Agriculture DA na may sapat na supply ng ham ngayong holiday season sa kabila ng buwababang supply ng karneng baboy sa bansa dulot ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa virtual presser ng DA, sinabi ni National Meat Inspection Services Executive Director Dr. Raildrin Morales na siniguro ng meat processor na may sapat na materyales na kakailanganin sa paggawa ng ham. Dagdag ni Morales na ang pagtaas ng presyo ng karneng baboy ay isang global problem dulot ng ASF hindi lang sa Pilipinas. Base sa tala ng DA, mayroon ng 400,000 na baboy ang kinatay dahil sa epekto ng ASF sa industriya ng pagbababoy sa bansa. Pinapanawagan din ng DA na mas maging mapagbantay sa mga checkpoint ang bawat local government unit upang maiwasan ang pagkakaroon pa ng mga bagong kaso ng ASF matapos itong umabot sa third wave. Nananatili namang ASF-free ang rehiyon ng Mimaropa kabilang ang Palawan at lungsod ng Puerto Princesa dahil sa agarang pagpapatupad ng lockdown at hindi pagpapasok ng mga buhay na baboy, karneng baboy at pork-based products. Bago pa po magkaroon ng ilang buwan, bago dumating ang Kapaskuhan, ay siniguro po nila na meron na silang materyales para sa paggawa ng hamon. So may hamon po tayo ngayong Pasko. Ngayon po, tungkol po doon sa prices ng mga meat commodities, kagaya po nung nabanggit ni Director Domingo, dahil na rin po doon sa epekto ng African Swine Fever, medyo manipis po yung supply natin ng baboy. So ito po, makita po ninyo sa slide, ito po as of December 2, doon po sa ating bantay presyo price monitoring, ang presyo po ng pork ham natin ay nasa high of 300 and low of 270, prevailing po niya is 290. Rachel Gananciel, Palawan News.